Germs, good morning. Welcome dito sa JRM. Okay, andito na yung naka-schedule sa atin ngayong umaga. ADB 150 pala ito. Akala ako ADB 160 yung naka-schedule sa atin. Ito, sinisimula natin baklasin yung kaha niya para magawa na natin. Pero bago natin umpisahan itong motor ni sir, ipapakita ko muna sa inyo yung mga ikakabit natin na item. Ito, tingnan natin. Okay, andito yung bracket niya, RM bracket. Tapos andito rin yung harness natin, yung complete harness na natin, plug and play na lahat to. Wala na tayong gagawin na wiring na kahit ano dito. Tapos yung TDD Night Ranger, via horn, auto style, tapos yung Senlo X1 natin. Okay, balik tayo dito sa RM bracket natin. Kadalasan ito yung kinakabit natin na bracket na pang ADB. Sorry. ADB 160 pala ito. Kukunin natin yung pang ADB 150 mamaya. So, same lang naman sila na itsura. Ito yung kadalasan natin na ginagamit na bracket para dito sa mga ADB tsaka P6 kasi talagang reliable yung bracket na to. Kaya kung pipili kayo ng bracket, mas maganda, isasuggest ko sa inyo, highly recommended, RM bracket na yung gamitin ninyo kasi matibay ito. Tapos, lima yung tornilyo nito. Talagang matibay, walang halog. Ayan, RM bracket. Ngayon, dito naman tayo sa harness natin. Papakita ko na sa inyo. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, same lang to nung mga ino-order ninyo sa Shopee. For example, itong main harness natin, ito na yung pinapadala namin sa inyo. Yung may mga label dito, bawat isa. Ayan, kung mapapansin nyo, pag pinapadala namin sa inyo sa Shopee, ilalagay natin ang label yan bawat isa para maunawaan ninyo, para maintindihan ninyo kung saan siya i-connect, tapos kung para saan siya. Ayan. Dito sa atin ngayon, hindi na natin lalagay ng mga label kasi ano naman siya, kami naman na magkakabit. Alam naman namin yan, hindi natin kailangan ng label. Ito, yung kasama sa package natin, passing switch. Ay, papakita ko sa inyo mamaya kung saan i-connect yan. Yung piece holder natin, minsan dalawa lang, minsan tatlo. This time, tatlo kasi meron siyang Night Ranger, meron siyang Senlo, tapos meron siyang Pia Horn. So, bali tatlo yung item na ikakabit natin ngayong umaga. Kaya, tatlong fuse holder yung gagamitin natin. Fuse stop. Ito naman yung fuse stop. May label to. Ito yung kinakabit natin bilang adapter dun sa pinaka fuse box ng motor natin. Naka micro fuse to, kaya baka malito kayo. Yung iba, mahaba yung paa. Yung iba, ganito lang. So, naka micro tayo. Micro yung fuse ng ADB 160 naka PCX 160. Sa ADB 150, papalitan natin to. Kailangan natin yung mahaba yung paa. Ang position naman nito sa fuse box, nakadepende kung saan yung accessory. Nakadepende kung saan yung accessory line ng motor ninyo. Next natin yung selector switch ng busina, loud horn, tsaka stock horn. Ito yung hollow switch na ginagamit natin. Papakita ko rin sa inyo kung saan nilalagay ito para mas malinaw sa inyong lahat kung paano kinakabit tong hollow switch na to. Okay, ito naman yung tri-switch natin, domino. Ito yung para dun sa Senlo X1 ni Sir. Ito yung kakabit natin. Same lang din to nung pinapadala namin sa inyo na domino tri-switch. Ipapakita ko rin kung paano nilalagay ito. Okay, last. Ito yung 3-in-1 hollow switch. Ito yung para sa Night Ranger. Para makompleto natin yung 7 modes ng TDD Night Ranger, kailangan natin ng ganitong switch. Dapat iwahiwalay. Hindi pwede yung ganito, yung kambal na ganito. Hindi pa pwede yun. Hindi natin ma-achieve yung 7 modes ng TDD Night Ranger. Dapat ganito. Kung mag-TDD Night Ranger kayo, gantong switch yung bibiliin nyo para makuha nyo yung 7 modes. Lastly, meron tayo ditong adapter. Ito, hindi ito kasama sa package. Pag nagpapadala kami sa Shopee kasi ito ginagamit namin to extension para dun sa wire nung TDD Night Ranger. Kung mapapansin nyo, apat na wire yan. Same lang siya nung sa Night Ranger. Ginagamit namin to para sa convenience namin kapag nagkaroon kami ng tawag nito, malfunction sa ilaw, madali namin ma-replace yung ilaw nang hindi na binabaklas yung mga kaha kasi sa ilalim na lang naman to. Sa ilalim na lang to nakalagay. Okay, ulitin natin yung extension nung TDD Night Ranger. 3-in-1 switch para sa Night Ranger para ma-achieve natin yung 7 modes. Dominatrix switch para sa Senlo X1, Senlo X1 Plus. Ayan. Hollow switch para sa selector ng loud horn tsaka stock horn. Fuse stop
For additional safety, wala tayong top, wala tayong splice, wala tayong cut ng after ignition power ng mga motor ninyo. Ito naman yung fuse holder para sa Night Ranger, para sa Horn, tsaka para sa Senlo X1 Plus. Iwahiwalay. Bawat unit, ibang ano, ibang fuse holder. Passing switch button natin, ayan, heavy duty. Heavy duty na passing switch yung ginagamit natin. Tapos yung pinaka main harness natin. Okay, so mamaya papakita natin yung pagkakabit niyan step by step para maging ano na rin to, official tutorial video ng JRM para dun sa mga umu-order sa atin sa Shopee. Hindi ko pala nabanggit, kung mapapansin nyo yung mga dulo-dulo niyan, mga naka-terminal na. For example, itong 3-in-1 switch natin, yung dulo niya naka-terminal na rin. Ito male type siya, papasok siya dito sa female type. Lahat ng nandito sa main harness natin, naka-female. Tapos lahat naman ng switch natin, naka-male. Ayan o. Kahit yung selector natin, ayan o, selector. Para dito naman yan. Color-coded pati. Naka-color-coding din tayo para yung mga umorder sa atin sa Shopee, hindi na sila malito kung saan nila isasaksak tong mga to. Okay. Mamaya, mas detailed natin na ibibigay sa inyo yung paglalagay nito dun sa motor ni sir. Next ko naman ipapakita sa inyo yung ilaw. TDD Night Ranger. Eto, wala na tong plastic. Tapos naka, ano na rin. Tinanggal ko na yung pinaka-seal niya kasi ginawa na natin to kagabi. Pinutulan na natin yung wire nito para mapalitan na natin ng male type na terminal. So, para mamaya, sasalpak na lang din natin to. So, ayan, TDD Night Ranger original from TDD Philippines. Available din yan dito sa JRM, itong mga to. TDD Night Ranger, available yan. Next natin, yung Pia Horn naman natin. Ito, tinanggal na rin natin yung seal. Wala na rin seal yan. Kasi binago na rin natin yung position ng bracket. Ayan, binago na natin yung position yan. Tapos, binend na natin yung terminal niya. Yung pagbend yung terminal niyan, may purpose tayo kung bakit natin ginagawa yan. Same lang din dito sa isa na to. Ayan, kung mapapansin nyo, nakabend na yung terminal. Tapos, yung bracket niya, binago na rin natin yung position. So, tapos na tayo sa TDD, tapos sa Pia Horn, next naman natin yung Senlo X1 Plus. Okay, so ito, mapapansin nyo, wala na rin yung ibang components niya. Tapos yung baluster niya, ito, ginawa na natin. Nilagyan na rin natin ng terminal yung tatlong wire niya, yung ground, yung low, tsaka yung high. Yung isang wire niya na kulay dilaw, dinisable na natin kasi ang naka-design naman na low nito ay kulay white. So ito yung white, ito yung white color na ilaw, tapos itong blue na terminal natin, ito yung double color, yung magkapatong yung white and yellow. Tapos syempre, yung ating ground. Okay na rin to, isasalpak na rin tong baluster natin, wala na tayong gagawin dito mamaya. Yung pinaka-ilaw naman natin, ito, Senlo X1 Plus. Kung mapapansin nyo, kung familiar kayo sa Senlo, hindi ito yung original na bracket niya. Pinalitan natin yung original bracket niya kasi hindi kaya ng original na bracket niya na maging ganito yung itsura. Yan. Hindi niya kaya yun. Maikli kasi yung bracket na original niya. Pinalitan na natin ng bago. Tapos may nilagay na tayo dito na extension, flat bar na stainless, tapos naka-ready na rin yung mga bolts and nuts niya, tapos yung washer. Same lang din dito. So, mamaya, ikakabit na natin yan, sasalpak na natin yan, babaklasin lang natin yung kahan ng motor ni sir. ADB 150, yung project natin ngayong umaga. Sorry. Pero, applicable din to sa ADB 160. Pare-pares lang yan. Tapos, siya nga pala, shoutout sa EXL Senlo Distributor, official distributor ng Senlo dito sa Pilipinas. Ayan. Kaya binigyan tayo ng tarpaulin small token para may pakita sa inyo yung mga available na item dito sa shop. Ito, yun nga pala. Dumating na yung mga order natin na Senlo products. Ito, meron tayo ditong X2. Nag-iisa na lang yata ito. Isang piraso na lang to dito sa shop. Yan na lang yung available. Kasi ito yung order natin last time. Ito na lang yung natitira. Ngayon, itong mga to, yung X1, tapos M1 Plus, tapos M1 regular. Ito yung mga bagong dating. Ilan na lang ba to? Sa M1 Plus, yung 60 watts, meron na lang tayong 5 piraso dito. Limited lang yung stock natin. Ito lang yung binigay sa atin ng distributor natin na si EXL. Ito. EXL yung distributor natin dito sa atin. Siya yung nagbibigay sa atin ng supply. Tapos sa M1 naman natin, regular 30 watts, ilang piraso to? 2, 4, 6. 10 to kagabi. Na-install ko na yung 3. Eto, 7 na lang. 1, 2, 3. Ayan. 7 na lang siya. Na-install ko na kahapon yung 3. Tapos dito naman sa X1 Plus. Ganyan X1 Plus natin,
60 watts din. Yan na lang din yung available natin ngayong araw. Ilan na lang to? 7 na lang din. So ayan, sobrang limited lang talaga ng supply natin dito ng X1. Kaya kung gusto nyo magpa-reserve, mag-PM na kayo sa JR Motorworks. Kasabay yung logo natin. So ayan, kung gusto nyo magpa-reserve, PM lang kayo dito sa JR Motorworks para ma-reserve natin yung item ninyo. Okay, ayan yung mga Senlo products natin dito sa JR Motorworks. Tapos ipapakita ko rin sa inyo yung ibang product natin dito na kinakabit. TDD Night Ranger natin, sobrang limited lang din ang supply natin. Dalawa na lang to. Dalawa or tatlo. Ayun, tatlo. Tatlo na lang to dito sa shop. TDD Night Ranger. Tapos, ayun, Pia Horn natin. Available pa rin. Meron pa tayong 4 na piraso. So, naipakita ko na sa inyo yung mga ikakabit natin. Umpisa na natin gawin to. Okay, Germs, nabuksan na natin yung kaha niya. Ito, ito yung existing na itsura ng kanyang loob. Mamaya, babaguhin natin to, pupunasan natin to, patanggalin natin yung alikabok niya or yung mga dumi-dumi niya rito. Makikita nyo naman yan mamaya kapag natapos na tayo dito sa ginagawa natin. Sa ngayon, ito, may nakikita kayong marker dito. Dito, tsaka dito. Okay, dito muna tayo sa may passing. Ito yung usual na ginagawa natin ng passing. Dito tayo nagbubutas. Dito natin nilalagay yung passing button natin. Pero, sa iba naman, yung ayaw magpabutas, may binibili tayo na clamp type na passing button dito. Nire-replace natin tong clamp na to. Yun yung kinakabit natin, yung passing button. Kagaya nung sa akin. Ito, papakita ko sa inyo. Ito yung isang uri ng passing button natin. Available din yan dito sa JR Motorworks. Yung mga ayaw magpabutas, ayan yung ginagawa natin. Medyo malayo lang siya sa thumb natin kung dito natin siya lalagyan ng passing button or passing switch. Unlike yung nandito sa may dulo, dulo lang ng daliri natin, reach na natin yung passing button natin or yung passing switch natin. Next naman natin yung selector ng busina natin. Ito, itong marker na to. Dito tayo magbubutas ng para sa switch natin. Ayan yung nagiging itsura niya kapag ginagawa natin yung motor. Binabalik natin dun sa normal na kulay niya. Ayan, nilalagyan natin ng, ano ba tawag dyan, wax. Para maging kulay itim ulit yung loob. Tinatanggal natin yung alikabok para magmukhang bago ulit siya. Pati yung mga wire na yan, pupunasan din natin yan. Para maging itsurang bago ulit siya. Okay, balik tayo mamaya sa ibang detalye dun sa mga switches natin. Ito, kagaya nito, mamaya, lalagyan natin ang tri-switch yan, itong part na to. So, balik tayo mamaya. Pupunasan lang muna ni Bombay yung ano natin, motor, yung project natin ngayong umaga. Ulitin ko, ADB 150 yung project natin, pero same lang siya sa ADB 160. Walang pinagkaiba yung setup, walang pinagkaiba yung way natin kung paano natin iwa-wiring yung ADB 160 tsaka ADB 150. Okay? So, huwag kayong malilito. Same lang yan. Germs, update tayo dito sa project natin, ADB 150. So, as of 9:33 or 9:32 ng umaga, ito na yung nangyari sa kanya. Nailagay na natin yung selector switch dito. Ito, ayan. Yung para sa tutorial natin, ito na rin yun ha. Dito kayo maglalagay ng selector. Ito, sa ibabaw na to. Yung part na yan. So, selector switch natin yan, dyan natin ilalagay. Para naman dun sa tri-switch, ayan, dyan siya nakalagay. Tapos, sa passing switch, ayan, dyan ka rin magbubutas. Para dun sa mga o-order sa atin sa Shopee, ito. Ito yung magiging complete guide ninyo para sa pagkakabit ninyo ng harness. Ipapakita ko pa yung isang switch natin dito sa kabila. Ito naman yung 3-in-1 switch natin, hollow switch. Ito na, nakalagay na siya dyan. Ayan yung magiging itsura niya. Para to sa Night Ranger. Tapos ito naman para dun sa MDL. Ayan, okay. Next naman natin yung dito sa battery. Ayan, ikakabit na yung fuse stop dun sa nakalagay sa kanya. Ano eh? Ilang ampere ba yun yung accessory line niya? 2 ampere. Yung ACC, asa yung takip? Ilalagay natin yung fuse stop natin dito. Ayan, yung ACC or accessory line 2 ampere. Papalitan natin yan ng fuse stop. Yung pinapakita ko sa inyo kanina. Ito. Ayan, ACC 2 ampere. Papalitan natin yan ng fuse stop. Tapos yung fuse holder naman natin, ilalagay natin dun sa positive ng battery. Direct. Para yung pinakasakit niya dito na i-coconnect yung harness natin. Tatlo to ha, tatlo. Ulitin ko, Night Ranger, Horn, tsaka Senlo X1. Kaya tatlo yung fuse holder natin. Iwahiwala yung unit natin. Ayan yung itsura ng fuse stop natin. Sana nakikita ninyo.
Ayan yung itsura ng fuse stop natin, ganyan tayo maglagay ng fuse stop. Or baka sa iba ang tawag diyan ay fuse adapter. So balik tayo dito. Balik tayo dito sa main wiring natin. Nailagay ko na yung harness. Nailagay ko na yung main harness natin. Ang pinaka fixture nito or yung magpipix sa kanya dito ay cable tie. Ito, cable tie na malaki. Isa dito, isa rin dyan, tapos isa dito sa gilid. Ayan o, yung kulay white. Ngayon, sa package natin sa Shopee, sinasamahan din natin yan ng mga cable tie. Kaya gamitin nyo yun, kasama talaga yon para sa pagpipix ninyo ng harness ninyo dito. Tapos, kung mapapansin nyo, hindi pa nakakonek yung mga switches natin. For example, ito, tapos dito. By sample mga, i-connect natin yung ano natin, switch natin. Kung gaano kadali yung ano natin. Mamaya mo na i-ano, mamaya mo na itali. Pali, i-connect lang natin yung kulay sa kulay. Ayan, green, tapos blue, tapos yellow. Okay, so ganun lang. Example lang yun. Ganun lang natin kadali i-connect yung mga switches natin. Eh, pero ito mamaya, itatidy natin to. Siyempre, makikita nyo pa rin yan mamaya kung paano natin itatidy yung mga wiring natin dito. Same lang yan dito sa passing switch natin. Ayan. Passing switch, anong kulay yan? Kulay green. Diba? Kulay green yan. Ngayon, ilang piraso? Dalawa. Dito sa harness natin, hahanapin natin yung kulay green na dalawa. So, ito. Dito siya kukonek. Yung passing switch natin, tapos yung main harness natin, ayan sila. Diba? So, ganun lang kabilis yun. Ganun lang kadali natin ikinakabit yung wiring natin. Asan yung tri-switch natin? Ito. Ito yung tri-switch natin. Ang kakulay niya naman dito ay ito. Blue, yellow, tsaka red. Ayan yung para dito sa tri-switch natin. Tapos the rest, itong limang pin or limang terminal, dito na yan. Dito na yan sa lima na rin na to. Ayan o. Blue, black, yellow, green, tsaka red. Same lang yan dito. Ayan yung mga switches natin. Mamaya natin i-connect yan. Tinatapos lang ni Bomba yung ano, yung paglalatag dito sa ilalim. Nailatag mo na ba? Hindi pa, wait lang ah. Okay, dito naman, nakakonect na yung baluster natin, tapos yung extension natin ng para sa Night Ranger. Yung pinakita ko sa inyo kanina, ito. Nakakonect na siya. Asan yung iba? Asan yung ibang kulay? Ito. Apat yan eh. Green, blue, black, tsaka yellow. Ayan yung para sa Night Ranger natin. Tapos yung baluster nung Senlo natin, ito na yon. Ipipix na lang din natin ito mamaya para hindi siya alog-alog dito. Ito yung harness natin. Ang paglalagay nito, ibababa lang natin yung cable natin dito. Ayan o, kung napapansin nyo yan. Ibabagsak lang natin yan dito, papunta dito sa ilalim. Ulitin ko, same lang tayo ng procedure sa ADB-150 tsaka ADB-160. Okay? So, bye. Pagapangin mo na ito sa ilalim. Ang gagawin natin ito ngayon, papagapangin natin, papunta doon sa ilalim, tapos paakyat doon sa battery. Tapos syempre, i-cable tie din natin ulit yan dito sa pinaka-chassis niya. Mamaya, papakita ko rin sa inyo yung update niyan. Balik tayo mamaya. Pag nailatag na natin yung pinaka-main harness natin, tapos pagtitesting na tayo ng busina at ilaw. Ayusin ko lang yung itsura nito para makita nyo na rin yung pinaka-final na itsura nitong harness natin. Para alam nyo rin kung paano nyo itatidy yung mga wiring ninyo. Alright, balik tayo mamaya. Germs, good morning. As of 10:03 ng umaga. Okay na, natapos na natin yung wiring. Ngayon, titestingin naman natin yung functionality niya. Tingnan natin kung gumagana na lahat. Sige, bye. On mo yung motor, tapos i-set mo muna yung selector natin sa stock. Game, so ano muna tayo? Stock horn muna tayo. Okay, so yung stock horn natin, wala siyang kasamang combo lights, walang kasamang kahit ano. Stock lang talaga yung busina natin. Next natin, testing naman natin yung loud horn. Okay, so yung loud horn natin, mayroon siyang kasamang combo. Yung Senlo X1 Plus natin dito, umiilaw. Tapos yung high nung Night Ranger natin, umiilaw din. Kapag nagbubusina siya, meron na siyang kasamang combo. Combo lights. Okay, next natin yung passing. Pinutin mo yung passing. Passing switch natin. Ganun din, umiilaw din yung high ng Senlo X1 Plus natin. Tapos yung TDD Night Ranger natin, umiilaw din yung kanyang high. Okay, next, yung low ng Night Ranger, yung pinakadulo. Yan, flood low, yellow, flood white, low, okay. Tapos yung spotlight,
Okay, yan na yung floodlight na white natin. Isa lang naman to, isa lang yung dinetesting natin. Next naman natin yung Senlo X1 Plus natin, ito. Okay, X1. Okay, yan yung high niya. Low na dilaw. Okay. Ah, low na white pala, sorry. Low na white. Tapos update ko na kayo dito sa wiring natin. Na-tidy na natin yung harness natin. Hindi na siya masagwa, tingnan. Kagaya kanina, sobrang ano pa. Sobrang dami pang extra wire natin na nakikita. Ito okay na to. Yung baluster natin, tapos yung extension natin para sa TDD Night Ranger, okay na, nandito na. Mga switches natin, tri-switch, passing switch, tapos yung 3-in-1 switch natin dito, okay na. Tapos syempre yung selector switch natin nandito. So, ang gagawin natin ngayon, isasara na natin tong bandang taas dito. I-close na natin to kasi okay naman na, na-testing na natin. Tapos ikakabit na rin naman natin yung bracket sa ilalim na RM bracket. Okay, close na natin to. Siya nga pala, dun sa mga Shopee natin, Shopee order natin, ganito ang magiging itsura dapat nung in-order nyo na harness natin. Dapat ganito yung itsura niya. Kasi saktuhan lang din naman yung mga wire niyan, wala namang mga sobra-sobra. Ganyan na ganyan yung kakalabasan dapat niyan. Ang discarding kasi dyan, ito, naka-cable tie din yan mga yan. Naka-cable tie yan. Kaya binibigyan kayo ng cable tie para dyan yun. Yung malalaki dito, sa main harness natin, ayan, kagaya niyan. Tapos ito, naka-cable tie yan. Tapos yung maliliit na cable tie nakasama, yan, para dyan sa mga wire na yan, nakatali. Tapos yung latag natin ng harness, eto, papakita ko sa inyo. Diba, pababa? Ayan o, yan. Tapos, pasok siya dun sa ilalim, dun sa may ilalim ng upuan, tapos lalabas niya sa dito sa may battery. Okay, ganun lang kasimple yun. Yung busina naman natin, eto, ganito magiging itsura niya. Loud horn natin, nandyan magkatabi. Tapos yung stock horn natin, nandun sa ilalim. Tatlo sila dyan, sama-sama sa isang bracket. Yung pa rin yun, yung existing bracket niya dito, yung may 12mm, ano? Oo, yung may 12mm na bolt dito, yan na rin yun. Yan na rin yung gagamitin, wala nang extra. Isasarado na namin to, tapos okay na to. I-close na yung mga kaha, tapos na rin naman to. Tapos yung nga pala, ulitin ko. Kung napansin nyo, malinis na yung itsura dito sa ibabaw. Wala na yung mga alikabok, wala na yung kulay puti-puti dito kasi dilinisan natin yan. Pag nag-i-install tayo ng ilaw, busina, nililinis natin lahat dyan para gumanda ulit yung itsura ng motor ninyo. Okay? Thank you, thank you. Balik tayo mamaya kapag final ano na tayo, final stage na tayo. Germs, magandang umaga. Last update na tayo dito sa project natin. ADB 150, tapos same lang din siya sa ADB 160. Okay, time check natin ngayon. 10:28 ng umaga. Yung challenge natin, natapusin to within 2 hours. Okay, completed natin. Tapos na to, naibalik ko na yung kaha. Naibalik ko na yung lahat ng dapat ibalik. Ang gagawin na lang natin dito ay yung ipipix na lang natin yung Night Ranger niya dito sa RM bracket niya. Okay, so yung Senlo natin, okay na, naikabit na natin. Tapos na to, all goods na. So pasok tayo sa challenge natin. 10:30 pa lang ng umaga, okay na, natapos na kaagad natin yung motor. Hindi pa siya 100% kasi may ginagawa pa tayong adjustment. Pero patingin ko okay na yun para sa akin na natapos natin to. Majority ng trabaho natin, wiring. Mula pagbabaklas ng kaha, tapos pag-wiring, tapos pagbabalik ng kaha. Natapos natin yung motor within 2 hours. Actually, meron pa tayong allowance na 30 minutes. Doon sa challenge natin sa sarili natin. Tsaka dito sa shop, sa JR Motorworks. Ayan, ngayon naman sa mga magsasabi na baka dinadaya natin yung oras, punta po kayo dito sa shop namin. Ayan, magpa-schedule po kayo. I-challenge nyo kami. Same setup or mas mababang setup dito. Kayang-kaya natin tapusin yan within 2 hours. O baka within ano lang. Ito, kagaya nito. 1 hour and 30 minutes lang yung na-consume natin dito sa motor na to. Tapos na agad yung project natin. Ang way natin dito kung bakit napapabilis natin yung trabaho kasi kagaya kagabi, na-prepare ko na lahat ng wiring, na-prepare ko na lahat ng dapat ikabit dito sa motor. Mapa bracket, mga switches, tapos yung mga baluster ng ilaw, lahat okay na, na-prepare ko na lahat. Kaya wala na tayong ginawa na iba.
dito sa motor na to, kundi isalpak lahat ng mga na-prepare natin na gamit. Mula sa harness, mula sa mga switches, lahat-lahat yan. Fuse box, fuse holder, fuse top, lahat. Okay na lahat. O katulong natin ngayon dito si Bumbay. Katulong natin sa pagkakabit ng mga dapat ikabit, mga switches, ayan. Ayan siya, nagkabit ng mga yan. Ayan, mas napapabilis yung gawa natin. Mas napapabilis siya, mas magagawa natin na mas mabilis yung trabaho. Mas umiikli yung waiting time ng mga customer natin, mga client natin dito sa shop. Okay? So hanggang dito na lang muna tayo. Na-testing na rin naman natin yung ilaw kanina. Na-testing na rin natin yung busina. Katingin ko okay na yon. Kasi may ano pa tayo. May gagawin pa tayong iba. Kaya hindi na natin maaantay ito. Tapos para naman dun sa mga Shopee order natin. Ayun, sundan nyo lang yung ginawa natin dito. Ulit-ulitin nyo lang yung video na to. Para masundan nyo yung pag-i-install ng mga harness na binili nyo. Yung mga harness na binili ninyo dito sa shop namin sa JR Motorworks. Okay? Maraming salamat sa pagtangkilik. Ride safe sa lahat. Ingat kayo. Ciao. Sir, okay na to. Bali, explain ko na lang din ulit sa'yo yung ano, yung operation ng ano natin. Yung ilaw tsaka busina. So, bali dito, may nilagay tayo na apat na switch sa MDL, Night Ranger, passing, tapos yung selector dito. Selector sa loud horn tsaka sa stock horn. Ito, kapain mo lang sa itaas. Okay. Pag nakaganyan siya, normal lang. Stock horn lang talaga. Wala siyang kahit ano. So, pag nagparehistro ka or may checkpoint, pwede mo siyang iset dito sa normal lang. Walang combo. Pag pinindot mo siya, nakabao na siyang ganito. Gagana na yung loud horn. At the same time, yung ilaw, nagpa-flashing na rin siya. So para sa'yo, extra safety yan kasi kung malayo yung tao, malayo ka rin. Pag nagbusina ka, makikita ka pa rin. Tapos sa ilaw naman, ito yung tri-switch natin. Ito yung low sa baba, yung puti lang. Tapos yung high, magkapatong, yellow and white magkapatong. Ang pinaka-low mo talaga, kulay white. Yan naman yung nakasetup ng Senlo. Tapos dito sa Night Ranger, ito yung pinaka-high, ito yung dalawa yung low. Yung sa baba. Yung dilaw, floodlight, tapos yellow na floodlight. Tapos ito yung pinaka-spotlight niya, yung sabog. Ano pa kaya adjust natin? Yung MDL, adjust natin yung MDL. Hindi pantay. Tapos yung combination niya, yung sinabi ko kanina, depende dito sa combination. 1, 2, 3. Tatlong mode lang talaga ang TDD Night Ranger. Ngayon, sa combination mo, nandiyan na yung pang-apat, pang-lima, tapos pang-anim, pang-pito. Yun, depende na yun. Kung anong mo. Pero usually ako, ginagamit ko lang, single-single lang. Hindi na ako nag-combine. Tapos pag ano talaga, pag kailangan ko ng high, ayan, ito na yung ginagamit. Tapos high din ang ano, high din ang MDL, no? Sa battery mo, expect mo na bababa siya ng ganyan kapag nakailaw yung high nung Night Ranger. Kasi ano yan eh, malakas masyado, lakas kumain. Ibaba mo tong ano, nandito. Okay na sir, thank you. Pag ano sir, mamayang gabi, kung hindi ka satisfied dun sa takbo ng ilaw, may alin ka naman, di ba? Yan, no? Sayo na lang yan. Ito, sa ilalim, tapos silipin mo dito. May alin dyan dalawa, pwede mong luwagan yung isa tapos ibababa mo lang yung bagan. Okay. Yung direction niya, okay na yan. Yung up and down lang ang galawin mo. Okay. Okay, thank you.